tuwing agahan, madalas na present ang itlog. Pero alam nyo ba na maski pananghalian o hapunan, eh masarap din itong pansahog? Yan po ang aming katakam-takam na pasabog. Ngayong Mayo, ipinagdiriwang sa bansang Amerika ang National Egg Month para bigyang pugay ang mga bonggang benepisyo ng itlog. Bukod kasi sa versatility nito sa lutuan, abot-kaya rin ito at siksik sa sustansya. Sa katunayan, pumapangalawa raw ito sa gatas ng ina na mainam na pinagmumulan ng protina. Kaya naman kahit na mataas ito sa calories at kolesterol, walang awat pa rin tayong mga Pinoy sa pagkain ito. At sa tulong ni Chef Mon ng Institute of Culinary Arts and Food Services, madadagdagan ang mga exciting recipes na pwede nating ihain. Let's get cracking kasama ng mga itlog na ating gagamitin para sa mga bagong recipes na ituturo ko ngayon. Pero bago yan, magtuturo ako sa inyo ng isang tip na mahalaga para malaman natin kung fresh ang itlog na inyong gagamitin. Sa isang basong puno ng tubig, ilublub ang itlog. So once na makita nyo na lumubog ng todo yung itlog nyo, that means fresh. Pag lumutan kasi, that's one sign na luma siya because yung air cells sa loob ng itlog nyo, malaki na, kaya may hangin doon, tendencies tumaas. Ngayong alam na natin fresh ang ating mga itlog, pwede natin simulan ang ating first recipe, ang egg surprise. Para sa egg bowl surprise, ilabas na ang mga itlog. Giniling na baboy, sibuyas, celery, carrot, dahon ng sibuyas, breadcrumbs, asin, at paminta. Una, ilaga muna natin ang itlog. Ilaga ang mga itlog ng 10-12 minuto. Ayan, okay na. Ngayon, kailangan naman balatan ang mga itlog. Isang tip to, bale by rolling it lightly, na tipong all sides dapat may maliliit na crack na para dandahan, mahihila natin sa mamaya. At ngayon, pwede natin i-assemble ang meat mixture natin. Sa isang bowl, ipaghalo-halo ang giniling na baboy, sibuyas, celery at carrots. At ngayon, ilalagay na natin ang magpapaiba sa recipe natin, ang breadcrumbs. Timplahan ng asin at paminta. Samahan din ang itlog na magsisilbing binder para magdikit-dikit ang mga ingredient. Ikorte ng pabilog ang karne at pipiin ng parang pati. Ito ang gagamitin nating pambalot sa itlog, ang sorpresang naghihintay sa loob ng meatball. Ilagay muna sa freezer ang meatballs. Habang pinapalamig natin, pwede na natin gawin ang salsa. Sa isang mainit na kawali, ipaghalo ang suka at asukal. Kailangan nating tunawin ang asukal doon sa liquid base natin. Magdagdag ng tubig para madaling matunaw ang asukal. Ihalo na rin ang tomato sauce at ketchup. Ilagay naman ang bell pepper. Sarap! Palaputin na natin. Para lumapot, dagdagan ng tinunaw na cornstarch at pakuluin. Pagkatapos, pwede nang isali ng ating homemade salsa. Kunin ang pinalamig na meatballs mula sa freezer. Ilubog ang meatballs sa kumukulong mantika hanggang maging golden brown. Nice, no? Golden brown in color. Hiwain ang bawat meatball sa 4 para lumitaw ang egg surprise. At para maging mas katakam-takam, ibuhos na natin ang salsa. Ayan, na-surprise ba kayo? Siguradong mabubusog kayo sa siksik na meatball na sinamahan pa ng itlog. Ang ating egg bowl surprise, pwedeng pagsaluhan ng 4 sa halagang 90 pesos. Ngayon naman, gagawa tayo ng sarsyado, pero kakaiba ito. Kasi itlog ang gagamitin natin kesa isda. Ihanda ang nilagang itlog, bell pepper, tomato sauce, tubig, chicken stock, green peas, bawang at sibuyas. Una, igisa ang bawang at sibuyas. Ngayon naman, dagdag natin ang tomato sauce. Dagdagan natin ng konting tubig para may time tayo or allotment para sa tomato sauce natin para maluto siya ng maayos. Idagdag ang patatas at pagluto na ito, ilagay ang green peas at bell pepper. Pagkakulo, haluan ng binating itlog. Ngayon, pwede na natin isama ang hard-boiled egg.
Painitin ng kaunti ang mga nilagang itlog para maabsorb nila ang mga flavor. Wala pang 10 minuto, luto na ang ating egg sarsyado. O napakabilis, di ba? Siguradong masasarapan kayo sa recipe na ito na pina-healthy ng tomato sauce, mga gulay at syempre ng itlog. Saktong pagsaluhan ng 4-5 tao for only 80 pesos. For our last recipe, itlog na maalat naman. Para sa ginisang itlog na maalat with tinapa, ilabas na ang itlog na maalat, tinapa, bawang at sibuyas, kamatis, asin at paminta. Igisa muna ang bawang, sibuyas at kamatis. Para magkaroon ng smoky flavor ang kamatis, pinaliyab ni chef ang kawali. Pero huwag daw itong subukan kung hindi expert, ha? At baka pagsimulan pa ito ng aksidente. At para lalo pang maging malasa, isama na rin ang tinapa. Itlog na maalat. Ito yung hinahanap-hanap natin na lasa. Na tomatoes, you get your acid there. Yung itlog na maalat, as it is, may natural salt na. And yung tinapa natin, and you get naman yung smoke flavor na sinasabi. So it's a perfect combination. Timplahan ng asin at paminta. At ang recipe? Ayos! Pwede na to. Siguradong swak sa panlasang Pinoy ang ginisang itlog na maalat with tinapa. Sarap at sustansya for only 60 pesos para sa 4 tao. Oh. Ready na ang mga egg recipe natin at ready na rin ang mga taga-tikim. Pasado kaya sa kanilang panlasa? Yung egg, bagay na bagay sa meat and the salsa is good. Or syempre nakatikim na sarsyado and it's good with egg. Mukhang approve ang mga recipe nating bago sa ating mga kapuso. Patunay ng all around the itlog, masarap talagang pansahod.